Kanya-kanyang pakitang gilas ang mga former PBA stars upang maipanalo ang kani-kanilang koponan sa tapos na PBA Legends Return of the Rivals sa Araneta Coliseum. Narito ang ulat ni Bernard Daddies. Muling nasaksihan sa The Big Dome ang kalibre ng pulso ni The Trigger Man Alan Kaidik matapos magpaula ng 6 na beses sa 3-point area upang pangunahan ng San Miguel kontra Alaska Aces sa kanilang makasaysayang muling sagupaan sa PBA Legends Return of the Rivals Benefit Game sa Smart Araneta Coliseum kagabi. Santos can't control the ball, can't control it completely. Sa umpisa, mistulang kamustahan pa lamang ang dalawang koponan. Masayang atmosphere at lahat pawang nakangiti. Lamang ng 10 puntos sa first quarter ang Aces, 21-20. Tila nagising ang triangle offense ng Alaska sa second quarter at lumamang sila ng 8 puntos, 40-32. Ngunit pagpasok ng third quarter, rumatsadang Beerman at naagaw ang abante, 62-59. Nanariwa naman ang dugo na magkaribal na kuponan sa last quarter kung saan 6 na beses nagkaroon ng deadlock, ayaw patalo ng magkabilang kuponan. Apat na 3 ang ipinasok ni Kaidik upang lumaki ang abante ng San Miguel. Wagi ang San Miguel sa score na 96-83. Best player of the game si Alan Kaidik na may 26 points at tumanggap ng 25,000 pesos na cash prize. Nagpapasalamat ako unang-una sa lahat ng mga sumuporta. Nakita mo naman yung mga old fans namin nandito. And it's more than the result, more than the physical play, saka yung kung sino nanalo at natalo. Yung solidarity talaga ang nakakatuwa. At nakita namin yung mga old, yung mga followers namin, pamilya, yung old team supporters, andun, nakakatuwa. Reunion talaga. Nanguna naman sa Alaska Aces sina Willie Miller na may 21 points at si Johnny the Flying A Abarrientos na may double-double na 11 points at 11 rebounds. The feeling is, parang bumalik yung pagkabata. The starting five, it took them like 2-3 minutes before they got into the group. Tapos yung mga nasa bench, sabi lang, it's coming back, parang karoon na amnesia, bumalik na yung triangle ulit. Tapos after that, they were having fun. Masaya, enjoy, maraming tao. Hindi ka single sila noon, pero masaya pa rin, parang reunion. Nakatulong din for a cause, di ba? Tsaka nakamiss din yung nanonood yung mga maraming tao. Nagambag naman si Daniel Defonso ng 14 points, Dondon Antiveros ng 11 points at Denok Miranda ng 17 points. Si Nick Velasco naman ang namayagpag sa board na may 18 rebounds para sa Beerman. Dumagundong naman ang The Big Dome sa sigawan ng fans ng tawagin na ang tinaguriang Manila Klasiko o ang mahigpit na rivalry ng Ginebra San Miguel at Pure Foods Hot Dogs. Kumamata ng triple-double si 2009 PBA League Most Valuable Player JJ Helterbrand ang 21 points, 10 rebounds, 11 assists at 3 steals upang buhati ng Gene Kings kasama si Vince the Prince Hison na may 19 points, 6 rebounds at 1 steal. Nagambag naman si Marlo Aquino ng 15 points, si Nolly Locsin 14 points at si Bal David ng 12 points. Samantala, nanguna naman sa Pure Foods si Roger Yap na may 27 points at mighty 14 points naman sina Paul Artadi at Tony Boy Espinosa. Yeah, the rivalry talaga lives on and blessed kami at natuloy ulit to. This is for the crowd, for the fans, tapos syempre sa PBA Legends Foundation. Hope may part 2, babawi kami. Dito na rin tayo naging senior citizens sa court na ito, no? Of course, it's nice to reminisce on those days. But what is really more important is the fans enjoyed it. We did it for the fans and to help our less fortunate colleagues.
Siyempre, nais ko magpasalamat sa UNTV, Kuya Daniel, sa tulong na binigay niyo po sa amin at sa mga nangangailangan. Tumanggap sina Helder Brand at Hiso ng 25,000 pesos cash prize bilang best player of the game. Ang winning team na San Miguel at Ginebra ay kapwa tumanggap ng tig 100,000 pesos. Burger Daddies, UNTV News and Rescue, Philippines.